Okay, good morning mga kaibigan. So ngayong araw, tuturuan ko kayo paano mag-change oil ng inyong mga mahal na Toyota Wigo. Yan. Sa Mirage, halos ganun lang din. Sa Vios, kahit ano sasakyan, Accent, sa mga Honda City. Ganyan lang din naman ang procedure. So number one, angat nyo muna ang hood, syempre. Lalo pag ganitong gan sa biyahe, pasisingawin nyo muna ang init. Yan. Ang maganda mga kaibigan, kung kayo ay mag-DIY or do it yourself na change oil, ang maganda dyan ay kung kaya ninyo i-drain nyo ng gabi, hayaan nyo lang makatulo siya magdamag, tapos sa umaga okay na, pwede na yon, no? Tulon-tulo na yon. Pero kung hindi naman, okay lang, minuto lang kaya naman i-drain yan, lalo kung naka-full synthetic kayo, kasi mabilis siyang tumulo, manipis kasi yon. Yan, maputi pa, pero i-change oil na natin, syempre tatay, medyo conscious Okay yan. Much better, mas maaga, mas maganda. Kasi nga naman, yung pag sa traffic kayo nagda-drive na lugar sa mga heavy traffic lagi, hindi bumibilang sa inyong mileage yung tinatakbo nyo. Pero nakastart ang makina. So ginagamit yan na ginagamit yung langis, pero hindi tumataas yung mileage nyo pag lagi kayo nasa heavy traffic na lugar. So ito ay Juna para paltan. Napakasariwa nito. Ilan na po tinakbo nito, tay? 13,000? Pang ilang change oil na po? Naka-isa pa na? Wala pang isang change oil? Dalawa na? Padalawa? Mga ganun? Padalawa. Very good. Napababa ng mileage ito para sa edad niya. 13,000. Diba? So pag chine-change oil, chine-check na rin natin yung mga simpleng mga detalye kagaya ng air filter. Yan. Ito natin. Yun, napakaputi pa. Tinuruan ko rin kasi to sila sir magtanggal nitong filter, pati sa cabin filter, para lagi nilang napapagpag or nalilinis. Kapag kayo mag-change oil, kailangan nakaangat ang sasakyan. So kung wala kayong rampahan na ganito, pwede kayong mag-jack sa ilalim ng sasakyan at gumamit ng jack stand. Dito pwede nyo i-jack. Yan, yung may kuntil na yan, dyan ang jacking point. Yan, matigas yan. Pwede rin sa may bandang chassis, yung matibay na parte na bakal. Ito. Pwede dyan. So, ganun lang din sa kabilang side, no? Left and right. Meron din yung marking. Ayan, no? Yan, pwede nyo yan. Silipin yung mga kotse nyo, may marking na ganyan. Matigas yung yero na yan. No? May matitigas din yan sa chassis. Pwede rin, kung gusto nyo. As i-jack stand nyo na lang. Diba? So, ang drain plug, papakita ko sa inyo mamaya para kung saan nyo ipapalabas yung lumang langis. Angat muna. So, malaking tulong na yan. Kita nyo naman, hindi nyo na kailangan mag-jack. Ito ay pinasadya ko na sa tropang weldingan natin kay Kagiwa Muffler Shop malapit sa Walter Mart Banlik, no? Pinasadya ko yan kasi nga lagi ako naggagawa ng mga sasakyan. Kahit sarili sasakyan, malaking tulong yan pag mga naka-lowered, no? Pwede natin magamit yan. Hindi na kapag hirap pumasok yung jack, yung minsan kasi may customer, sobrang lowered. So, nagamit ako na ng ganito para at least daan-daan siyang aakyat. Maganda yung angle niyan, hindi sobrang matarik. Sige, ito yung drain plug mga kaibigan. Nakita ko sa inyo. Yan ang drain plug. Yan, tornilyo na yan. Yan. Nasa ilalim yan ng makina. Ang oil filter ng Wigo ay nandito. Yun. Yan, yung itim na yayero na yan. Yan. Yung bilog. Yan ang oil filter. Pipitin nyo lang yan counterclockwise. Pwede kayo sa ilalim manggaling. Pwede sa gilid. Pwede sa ibabaw. Depende kung anong kakayahan ninyo. Or sa laki ng tools na gagamitin nyo. Tara. Kunin natin yung pansalo ng langis. Ayan. So, nandito ang drain plug mga kaibigan. Yung tornilyo na yan yung sinabi ko sa inyo. Ayan. Pag niluwagan nyo yan, medyo niluwag ako na para hindi magtagal ang video. Pero madali naman yan, konting pitik lang. Pag niluwagan nyo yan, lalabas na ang langis niya. Mag-ready kayo kagad ng pansalo. Ingat lang, kung medyo mainit, huwag nyo munang i-change oil. Kasi baka matalsigan kayo. Pero kung taga malayo, syempre, no choice naman kayo. Yun yung maganda, sabi ko sa'yo, pag nag-DIY kayo, patuloyin nyo sa gabi. At sa umaga, tulong-tulo na yan. Wala nang katira-tira yan. Yun oh. Di ba? Pagkasalon yun yan. Okay na. Patuloy lang muna natin maigi no. Tapos mamaya, yung oil filter, turo ko sa inyo paano kinakalas.
Ngayon lang kadali mag-change oil, kayang-kaya nyo sa bahay, mga kaibigan. No? Mga katipid kayo, natuto kayo, nagka-experience kayo, nadagdagan ng skill nyo. Balang araw, pwede nyo rin yung gawing hanap buhay, kagaya ko, no? Na naging mekaniko. Ito ang ginamit ko para survive, yung mga panahon na kailangan natin talaga makasurvive ng labor-labor lang talaga, kailangan natin yun. Change oil lang, puro change oil, gawin mo kung gusto mo. Susunod, palit spark plug, palit filter, malaking tulong. Tara, patuloy muna natin. Ayan. So madaming klase ng pantanggal ng oil filter, mga kaibigan. Minsan, kaya ng kamay. Minsan, ito gagamitin ninyo. Meron din ganito na ang gamit ay yung parang timing belt, no? Kasi yung iba sabi nakakasugat daw to sa yero pag sobrang higpit, tama naman yun. Pero ito naman kasi nabibili ganyan eh. So iba parang belt ang gamit para hindi daw madulas. Pwede naman yun. Iba sinasaksak pag talaga sobrang tigas ng ulo ng oil filter, tinutusok na screwdriver tapos pihit. Maraming technique. Ito ang isa sa mga paborito ko. Yan, madali siyang gamitin. Lahat naman to no, makikita nyo lang sa online. Mabibili nyo yan or sa mga auto supply. Oil filter remover, yan. Pag malaki, ganyan. Habang pinipihit mo siya ng liabe, lumiliit siya. Isipin nyo, pinipihit nyo siya. Ayan. Kung gaano kalaki yung filter, depende sa pihit nyo. Tapos ito, yung isa sa mga nabili ko, maganda. Parang bi-script siya. Pwede mo i-adjust yung laki, pwede i-adjust yung liit. No? Tapos, ihuhook mo lang siya dito. Yan. So, yan ang iba't ibang klase ng mga oil filter remover. Mga tool, no? Punta tayo sa oil filter, mga kaibigan. Okay, so pupunta rin sa ibabaw. Tignan mo kung kasha yung tools mo dyan. Pag hindi, sa ilalim. Madaming posisyon. O, pag ganito, bumabangga siya. So, hindi ito magandang tools na gamitin dyan. Gamitin natin yung kadena. Ayan, so kukunin ninyo yung bagong filter, no? Siyempre, magpapalit kayo. Tapos, iseset nyo ngayon dito sa inyong pantanggal kung anong size? Ayan, kagaya, sakto na. Pwede nyo ilipat-lipat yan eh. Ayan o. Oh. Tsaka nyo pipisilin. O, oh, ayan. Pipihitin nyo na siya ngayon. Ayan yung adjustment. Pwede rito, pwede dito. Okay, testing natin dun ngayon sa loob. Ang pagkakabit, mga kaibigan, ganun din. Reverse lang. Kakabit nyo lang yung filter. Huwag nyo kalimutan lagyan ng konting langis dito sa goma. Hindi nyo naman yung masasaid ng todo, pero ang mahalaga, majority ng lumalangis ay natanggal nyo. Size 14 nga pala sa mga nakawigo, size 14 yung liabe o yung sakit na gagamitin nyo. Tamang higpit lang, hindi kailangan sobrang higpit, no? May washer naman yan para hindi tumagas. Okay, tapos na kayo. Mag-change oil. Sali na lang yung langis. Goods na. Okay na po. O yan, napakabilis lang. Uwian na. So ito yung lumang langis, ito yung lumang filter, okay na. Ngayon lang po mga kaibigan, sana may natutunan kayo. Salamat sa suporta nyo sa ating page, sharing is caring, Easy Works Garage.